Balikan na po natin ang ulat kaugnay pa rin sa naging road rage incident na ito. Nauna nang sinabi po ni Cebu City Mayor Tomas Usmeña, nasa watchlist din ng Bureau of Immigration ang suspect na si David Lim Jr. Ang kasamang babae naman ang suspect na si Lim nung nangyari ang pamamaril, itinuturing na po ring person of interest. Balitang hatid ni Nico Sereno ng GMA Cebu. Noong una'y nagkakasagutan lang ang dalawang lalaking ito na nakuhanan ng dashboard camera ng isang motorista madaling araw sa F. Gonzales Street, Barangay Kaputhaw, Cebu City. Maya-maya pa, naglabas ng baril ang nakaputi na tila pinipigilan ng babaeng kasama. Walang audio ang video pero kitang pinaputukan niya ang kaalitan na tila natigilan saglit pero lumakad pa rin palapit sa suspect. Sa ikalawang pagbaril, napatigil ng biktima at napakapit sa sasakyan. Nagpaputok pa rin ng ikatlo at ikaapat na beses ang suspect bago sumakay sa sasakyan kasama ang babae at umalis. Ang biktima naman, nailabas pa ang cellphone at tila kinuhana ng litrato ang umalis na kotse. Kinilala ang biktima na si Efraim Nunyal, isang nurse na nakakonfine ngayon sa ospital dahil tinamaan ng bala sa paa at hita. Sinitan niya ang suspect dahil pa-zigzag daw ang takbo at humarang pa sa kanilang daan. Nang pakitaan ng litrato na isang David Lim Jr., positibo niyang kinilala na bumaril sa kanya. Ayon kay Cebu City Mayor Tomas Usmeña, ang suspect ay pamangkin ni Peter Lim, ang negosyanteng humarap kay Pangulong Rodrigo Duterte para itanggi ang paratang ng Pangulo na siya si alias Jaguar na drug lord sa Visayas. Sumama rin si Mayor Usmeña sa hot pursuit operations ng mga pulis nang hanapin ang suspect sa condominium unit nito. Pero wala siya roon, gayon din sa kanyang bahay sa isang malaking subdivision sa Cebu City. His life was not threatened. So there's no excuse to pull out a gun and shoot a guy. Do something in self-defense. There's no sign of any self-defense here, so I see it. May baril siyang ginamit eh. So he's considered armed and dangerous. In-inform na rin natin yung ating regional operations center para ma-disseminate na rin sa other city police office. Nag-text na ang ina ni Lim kay Special Assistant to the President Bonggo. Susundin daw ng pamilya Lim ang payo ni Go na isuko na si David Lim Jr. sa regional commander ng Central Visayas Police. Humingi ang pamilya ng tulong kay Go para alalayan siya sa pagsuko at masiguro ang kaligtasan ni Lim Jr. Hindi pa malinaw ang kaugnayan ni Go kay Lim, pero kay Go humingi ng tulong si Mayor Usmeña. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na may lookout bulletin order na laban kay Lim Jr. Pero hindi naman ito mapipigilan ang paglabas niya sa bansa dahil hindi naman ito tulad ng hold departure order. Kinonsidera rin ng PNP na person of interest ang babaeng kasama ni Lim na kinilala ni Mayor Usmeña bilang si Tamae Takahashi, isang law graduate. Nico Sereno, GMA News.